Tulad po kami ng Home PLDT ng Y. Good morning sa inyong lahat. Na-miss ko kayo dahil dalawang araw po akong hindi nakapag vlog man lang or makapag-upload ng aking mga song request dahil sa yun po ang magiging topic ko for today. So hindi ko na po patatagalin, no? Ang naging reason po ng ilang araw kung walang upload or walang yun nga, walang vlog, walang upload ng mga request dahil sa tulad po kami ng Home PLDT ng Y. Kahit na updated naman po ang aming bayad. Yan guys, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay nagbabayad online, kung nagbabayad kayo online through GCash, Paymaya, or any bayad center or BDO or any bank payments na yung ano ba tawag nila doon? Dati kasi hindi, wala yung mga bayad center na yan. Nagbabayad tayo sa mga offices ng Meralco, bayad center ng Globe, ng Smart, PLDT, etc. Kung ano mga payments ba, no? So, yung mga bayad center ngayon ay naglabasan dahil para at least mabawasan yung pagpila sa mga offices or makabawas din sa oras, sa time, dahil magbabayad ka lang naman ng extra charges, mababayaran na ninyo yung mga bills nila. So, very easy lang yung pagbabayad through GCash to GCash or online payments, no? But, ang problem po, ang nangyari po kasi sa akin, mula po kasi ng ECQ time is sa ano na po kami nagbayad, sa yun nga, sa brother-in-law ko, sa kapatid ni Habi, na dati kasi nagbabayad ako ng wifi namin sa mismong office ng PLDT, kaya never akong maputulan ng ano, ng wifi. So dahil sa updated ako magbayad mula ng ECQ, nagsarado sila. So, natagalan ang payment namin dahil hindi ko naman alam kung saan kami magbabayad. Kasi wala akong idea sa mga online payments na yan, no? Nagkaroon lang ako ng idea dahil March, April, May 28 na yung first payment ko. So, alam ko ikakadalawang buwan na namin hindi nabayaran. So, magtatatlo na yon. So, I need to pay na yung wifi namin dahil baka nga maputulan kami. Naramdaman ko na yun, eh. Mostly, ang bayad ko every second day of the month or every third of the month, yung pinaka-last due. And, ang nangyari, so meron kaming payment ng July 3 and August 3. So, since ang bayad namin ng May is dalawang buwan, dahil dalawa yung binayaran ko, dalawang buwan ng May, isang buwan ng June, isang buwan ng July, at isang buwan ng August. So, ito, dalawang payments. So, 2 months. 2, 3, 4, 5. So, 5 months yung bayad namin. So, chinat ko si brother-in-law na sabi ko, Kuya, ibigay mo sa akin ang lahat ng resibo ng mga pinagbayaran ko ng wifi dahil eventually, hahanapin yan sa akin ng PLDT. At naramdaman ko yun, eh. Kaya lang, hindi, ang mali ko kasi, hindi ko agad siya na double check na wala, kulang pala ako ng isang resibo na nahingi ko kay brother-in-law. So, 4 lang yung nasa listahan ko. So, 4 lang. So, kulang ako ng isang receipt na dated June. So, dahil August 11, wala ko kaming wifi. Akala ko dahil sa umulan lang, mahina ang signal or nagkaroon ng konting problem. But, tumagal ang buong magdamag, wala talaga. Then, tumagal pa ng hanggang kinabukasan. Inabot nga ng ika-3rd. Kasi, February 11, 12, 13 ako nagpunta ng PLDT home office. PLDT office, dyan sa highway ng Dasma, kahapon. But, alam niyo ba ang na-experience ko kahapon, guys? From 9 a.m., nakapasok na ho ako sa loob ng
PLDT sa loob ng office nila 2:30 na yata. So, almost 5 hours and a half. So, 9, 10, 11, 12, 1, 2 and a half. So, 5 hours and a half, guys. Imagine. So, that time, hindi ako handa. Wala man lang akong dalang tubig. Wala akong dalang anything dahil wala ko kasing masakyan, guys. ECQ. So, hinetid lang ako ni brother-in-law sa PLDT. Isinabay lang niya ako para nga makapagreklamo nga daw ako. So, iniwan na ako ni brother-in-law. Then, sabi niya, babalikan na lang daw niya ako kapag pauwi na ako. So, imagine you guys. Inabot ako ng 5 hours doon sa labas. 5 hours and a half bago ako makapasok. Then, malalaman mo na lang na putol pala ang inyong linya. Kaya hindi na kayo nakakapag-surf or nakakapag-wifi man lang sa bahay ninyo. So, hindi ko ine-expect na putol talaga dahil updated talaga kami. Kaya lang, dala-dala ko yung resibo namin. Nasa cellphone ko lang siya. Nasa cellphone ko, naka-save. Kaya lang, hindi ko siya makita dahil ang cellphone ko, wifi lang pwede. Hindi ako nakakapag-data dito sa cellphone ko. And so, binigyan ako ng access ng PLDT dahil sa, yun nga, binigyan nila ako ng access na maipakita ko sa kanila yung resibo. So, ang naipakita kong resibo is 4 lang. So, hindi ko na hingi kasi, yun nga, ang alam ko, hindi ko siya na double check. Yun ang mali ko, inaamin ko yon. But, ang alam ko, paid ako ng 5 months. So, nakapagbigay ako ng 4 receipt. But, sabi nila, ma'am, kulang pa kayo ng isa. Kaya, putol po ang inyong wifi. So, di ba guys, parang nakakainis yung ganun, no? Na, paano nila masasabing hindi kami bayad? Samantalang, ang payment ko is May 28, June 3, July 3, and August 3. So, yung 4 na yan ang month ng binayaran ko. Dahil sa 2 months tong May 28, 2 buwan, 3, 4, 5. So, 5 buwan yan. And ipinakita ko yung mga resibo ko nung binayaran ko nung eto guys. Kaya kayo guys, ang maipapayo ko sa inyo, lahat ng resibo nyo sa buong taon ng 2019 or buong 2000 ng 2020, huwag nyo hong itatapon yan, guys. Kahit na Meralco pa yan o tubig pa yan, huwag nyo itapon dahil eventually kakailanganin nyo. Ang hirap ng kanilang system ngayon dahil sa hindi tayo nakakapagbayad mismo sa Meralco or ano, through online lang, minsan matagal yung pag-remit ng nila. So, diba? So, hindi ko kasi alam, guys, kung paano yung kalakaran nila, yung agreement nila sa payment nila, kung paano nila maibaba. Halimbawa, nagbayad tayo sa online. So, dapat, hindi natin alam kasi kung kailan nila yan ibinibigay sa PLDT or sa Meralco or sa water. Kung paano ba nila yan, diba? Ganun, guys, ang naiisip ko, no? So, ayan, guys, nilagyan ko to ng payment ko to ng November 2019. November, December, sorry, guys. November 2019, December 2019, then, January 2020, January, February 2020. Okay, guys, ha? February, yung last payment ko sa kanilang office. So, February 2020. So, dahil yung 5 binayaran ko na month, so, February, so, yung May 28 is 2 buwan, so, February, yung huling payment ko, February, March and April, then, yung June ko is May, and then yung July 3 ko nagbayad is June. And yung last payment ko ng August 3 is the July. Para sa month of July. So yung para sa month of August, hindi pa naman siya natatapos dahil sa September 3 pa yung pinaka-June niya. So hindi pa naman siya dapat pabayaran. Kumbaga syempre, hindi naman natin mabayaran lahat dahil unang-una, hindi ang hirap po ng mga payment din ng mga client namin until now. Pahirapan ho ang mga client namin magpadala or magbayad dahil sa ganun din sila, hindi rin daw sila binabayaran ng mga client nila. So kaya affected talaga lahat. Kaya sana, so guys, di ba? Tama naman yung payment ko, di ba?
Kaya lang, hindi ko na ipakita yung resibo ko ng month of June. Yan, nilista ko na. Hindi ko na ipakita yung resibo ko ng month of June, sasabihin sa akin ng customer care or service dun sa PLDT na, ma'am, kailangan bayaran nyo to, dahil kung hindi, hindi kayo magkaka-Wi-Fi. So sabi ko, how come na naputulan kami? How come na, na nakita nyo sa system nyo na bayad kami? Hindi ko lang maipakita yung isang resibo, putol na agad ka, pinutulan nyo agad kami. So wala daw silang magagawa, dahil ang sabi sa akin ng customer service, kahit na 100 pesos pa lang daw ang kulang sa binayaran ko, puputulan daw talaga kami. So talagang medyo nag-init po yung ulo ko nung time na yon, kasi ang alam ko bayad kami. So bakit hindi nila makikita sa system nila na, bakit makita nila sa system nila yung payment ko ng July 3 and August 3, May 28, pero yung June hindi nila makita? Napaka ano, di ba? Napaka imposible na alangan hindi ni remit ni GCash or ni Paymaya or kung saan man binayad ni Brother Indian. Imposibleng hindi nila makita yung system nila. Hanggat hindi ko pala na ipapakita yung resibo ko, sasabihin nila hindi ka bayad. So, alam niyo guys, kailangan ko pang bumalik uli doon para lang maipakita ko sa kanila yung resibo ko na bayad ako ng month ng June 3 para sa month of May. So, PLDT, sana naman bigyan niyo naman ng konting adjustment ang inyong mga consumers, dahil wala kayong pasabi, wala kayong notice man lang na magpuputol kayo. Halos lahat guys, papakita ko sa inyo guys, na nakaupo ako sa labas ng PLDT. Na halos lahat, karamihan ng mga nandoon, ang problem is putol daw ang wifi nila. Magkakaparehas kami ng problema kung bakit kami na andoon sa PLDT kahapon, dahil wala din silang wifi 4 days ago na, yung isa 2 days, ako 2 days mahigit din kaming walang wifi, no? Kaya nag-decide na talaga silang magpunta daw talaga, dahil yung 171 na sinasabi nilang hotline, machine lang ang sumasagot, wala kang makausap na customer service. Ako siguro mga almost half day akong tawag ng tawag dyan sa PLDT customer care na yun. 171, wala ho akong makakausap. Guys, saglit lang ha. Actually guys, nag-aalmusal pa. Actually, ang gusto kong almusal, mag-break muna tayo dahil nagiinit na naman yung ulo ko dahil sa na-experience ko. Guys, eto guys, ang gusto ko sanang i-breakfast ngayong umaga. Hands, pork, and beans. Kaya lang, dahil sa nagugutom na naman ako, may oatmeal ako, guys. Tinapay namin. Ang palaman na, ang aming palaman is luncheon meat. Nagluto si Habi ng luncheon meat kasi gusto ko sana ito, hands, pork, and beans. Kaya lang, nagluto siya nito. At yun nga, yung aming papaya. Ito po yung aming papaya dyan sa labas. Hilog na. Kaya ayan, breakfast din namin yan. Kaya guys, iinom muna ako guys dahil sa natutuyuan na ako ng tubig, kakasalita dahil sa bumabalik yung inis ko sa PLDT talaga. Na, bakit sila magpuputol? Wala ko silang notice. Hindi katulad ng Meralco na nagbibigay sila ng letter, disconnection letter, or kailan mo kailangan siya bayaran, di ba? Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagbibigay ng billing sa amin. Buti pa ang Meralco, kahit na sabihin tumaas ang bill nila, binigyan nila tayo ng 6 months payment para hindi tayo mahirapang magbayad. Kasi nga, kung patong-patong mula March up to now, yung hindi natin nabayaran na billing ng Meralco, di ba, sobrang laki, sobrang sakit sa bulsa. Pero dahil sa masyadong ang Meralco ay may, kahit papano, meron silang puso sa ating mga consumers. Bukod sa hindi sila nagputol, dahil sinabi ni Duterte na hindi pwedeng magputol, binigyan nila tayo ng 6 months installment. Ganon din ang water naman, wala akong problema sa water namin. But ang problem is itong wifi. Na hindi man lang kayo nagbigay ng adjustment or palugit para makita ninyo kung sino ba yung nagbayad or hindi nagbayad. Kasi, guys, talaga hindi pwedeng hindi ako nagbayad. Bills, yan ang mga payment ko.
Mga original receipt ko yan. Ito pa yung iba. Mga 2019 resibo. Hindi ko yan tinatapon, guys. Kaya kayo, ito, kaya ko to ibinalag ngayon dahil sa gusto kong malaman ninyo, guys, na ngayong ECQ time, napakahirap ng mga payments ngayon, ng mga bills natin through online na yung iba. Huwag na huwag nyong kalimutang humingi ng resibo sa inyong mga pinagbayaran kung saan man kayo nagbayad na GCash, Paymaya, or Bayad Center. Kasi ako kaya lang naman ako hindi agad nakahingi ng resibo dahil brother-in-law. Kay brother-in-law ngayon, pwede naman ako humingi anytime, di ba? Pero dahil sa, syempre, alam ko naman binayad ni brother-in-law yun. Hindi lang ako nakahingi ng resibo. Yun nga ang fault ko. But ang problem is, yung system ng PLDT, how come na hindi ninyo makita sa system ninyo na bayad na kami? Samantalang June 3, dated June 3, wala sa system ninyo, pero nakita niyo yung binayad namin ng August 3 tsaka July 3. So kung hindi ko pala mapapakita sa inyo yung resibo ko ng July 3, ano mangyayari dun sa bayad ko noon? Ano, thank you na lang ba yon? Mawawala na lang bang parang bulay? Napakahirap pong kumita ngayon, sa totoo lang, guys. Para masabi ninyo na manghihinayang ka talaga dun sa isang buwan na hindi mo maipakita ang resibo. Dahil ang sabi sa akin ng teller or ng customer service ay, bayaran nyo muna ito para magka-wifi kayo. Kaya buti na lang may dala akong pambayad. Kaya nabayaran ko siya that time. Naghabol ako hanggang 4 PM ako dun. Imagine nyo guys, from 9 AM to 4 PM, 7 hours. Daig ko pa nagtrabaho ng isang buong araw, isang oras na lang, 8 hours na duty, di ba? Sa labas ng PLDT, almost 5 hours. Then, sa loob, saglit na saglit lang. Guys, commercial muna tayo, guys. Tingnan nyo, guys, ang nangyari sa ilog. Grabe, ang dami kong ano ngayon, pimples. Bakit? Hindi ko alam, guys, dahil kung makikita nyo sa mga previous vlog ko, wala naman ako masyadong ganyan, no? Ginamit ko lang kasi yung dating facial wash ko dahil sayang naman, no? So, ito, guys, yung ginagamit kong facial wash. Kaya, commercial muna tayo. Yan ang ginagamit ko. Dating na nyo, guys, no? Konting-konti na lang. Nanghihinayang kasi ako, eh. Kaya ginamit ko siya. Kaya lang, nung ginamit ko siya nung mga nakaraan, ito nga, nakaraan kasi 2021 pa ang expiration nitong dalawa na to. Kaya nang hinayang ako, gamitin ko muna. Actually, maganda to dahil pag nag facial wash kayo, dahil tanggal na tanggal talaga yung mga dirt ninyo. Napaka-mild lang siya. Kaya lang, siguro hindi ko siya hiyang dahil nagka-pimples ako. Tingnan nyo, guys. Ay, nako. Siguro talagang gano'n na pag hindi talaga hiyang nagkaka-pimples. Wala naman akong ginagawa. Tingnan nyo, ayan guys. So, ilan yung mga naglabasa na pimples ngayon. Dahil lang dito, Celitec, ang ganda-ganda mo pa naman. At saka like na like ko siya kasi ang bango. Ang bango talaga niya, guys. Kaya gustong-gusto ko siya, no? Kaya lang, ubusin ko na lang siya. Kasi sayang naman, di ba? Pero guys, maganda talaga siya. Sana dun sa mga nakahiyang dito, maganda ho yan. Pero sa akin, hindi siguro hiyang dahil nagka-pimples ako. Ayan. Grabe. Ang pangit-pangit na nga ng face ko eh. Binigyan nyo pa ako ng pimples, Celitec. Ayan ako, Celitec ko. Oh. Ay, pasaya. Pero maganda yung Celitec. Then, meron akong isang babaeng tinulungan doon, no, kahapon. Kasi sa haba ng pila niya, almost 4 hours na siyang nakapila, hindi pala siya nakakuha ng number galing sa guard. Kasi ang number ko is 30. Pero marami pang nakapila sa akin, no. Nung dumating yung babae niya, narinig ko na sila na nagsabi siya sa guard na ang problema is wala silang wifi 4 days ago na. Then kinausap ko siya, sabi ko, ganun din ba ang problema mo? Sabi ko kasi ako ganun din. Oo, ate, kaya lang work from home ako, kaya ang hirap ng walang wifi. So, kaya ako nandito. So, hindi ko naman alam na wala siyang ticket, na hindi siya binigyan ng ticket ng guard kasi nandun na siya sa guard eh, nung unang dating niya.
So, umupo siya noon. So, tumagal ng tumagal. Malapit na ako sa, yung pagpasok ko sa PLDT. So, ilang person na lang. So, siguro isa, mga panglima ako na. So, siguro nainip na yung babae. Pumunta uli siya sa guard. Then, nagsabi siya, nagtanong siya na, hindi ko kasi kung ano yung mga tinanong niya hanggang sa, nalaman ng guard na meron ka bang number. Nung sinabi ng babae na wala siyang number, narinig ko yun eh. Sabi ng babae. So, sayang lang pala yung oras na ipinila ko. Magpo-4 hours na ako dito mahigit. Na tapos hindi mo rin lang ako papapasokin. Kasi sabi ng guard, narinig ko, hindi kita papapasokin dahil wala kang ticket. Kahit na pumila ka, kung wala ka naman ticket, hindi kita papapasokin. So, narinig ko siya, no? So, nakita ko yung reaction ng babae, no? Naawa ako sa kanya, kaya tinawag ko siya. Sabi ko, Miss, malapit na naman ako, ibigay mo na lang sa akin yung concern mo. At parehas lang din naman tayo ng problem na parehas tayong walang wifi. Alamin ko na lang kung bakit kayo walang wifi. So, nag-initiate ako na tulungan siya kasi alam ko kung gaano kahirap pumila. Tapos malalaman mo, hindi ka pala makakapasok sa loob ng PLDT para makapag-complain, di ba? So, naramdaman ko yung ano nung babae, no? Kaya hiningi ko yung mga papers niya, then yung details na iba, no? Para kung itanong man sa akin dun sa loob, at least masasagot ko. So, ito na nga, nakapagreklamo na ako. Then, ang problem ko is hindi ako bayad. Pero sa kanya, tinanong nga ako nung customer service, sabi niya, sino yung sa kanino yung kinocomplain mo? Actually, hindi ko kilala yung babae, di ba? Pero sinabi ko na lang na kapitbahay ko siya, pareho lang ho kami ng problema, nawala ho kaming tawag dito, wifi. Actually, nakapagsinungaling ako dahil sa kagustuhan ko lang tulungan yung babae. Pero pwede namang sabihin ng babae na magkaiba kami ng address eh. Actually, naisip ko ngayon lang na paano mo masasabing kapitbahay mo siya, eh magkaiba kayo ng address, di ba? Pero dahil sa kagustuhan ko lang siyang tulungan, nagsinungaling ako dahil nga naawa ako dun sa babae na pumila siya ng almost 4 hours tapos hindi pala rin siya makakapasok. So, di ba, yung 4 hours marami sanang magagawa. Tapos, sasabihin ng guard na hindi kita papapasukin. Then, nagsabi din ako sa guard na, guard, bakit ho kayo nagpuputol? Kailan ho ba nag-start ang putulan ninyo? Sabi niya, June daw. Sabi ko, bakit wala ho kayong mga notice man lang? Then, sabi ko, guard, akala ko walang putulan dahil sabi ni Duterte, walang putulan ngayon ng mga ganyan, di ba? So, sabi niya, hindi ho namin alam, ma'am, dahil si PLDT ho ang nagpaputol niyan. So, hindi na ako nakipag-argue kasi hindi naman talaga nila alam yun at naiintindihan ko yun na si PLDT lang talaga ang nagpaputol at hindi naman nila alam yung dahilan, di ba? So, sa akin lang, PLDT, sana binigyan nyo naman kami ng konting adjustment na inyong mga consumers. Dahil, makikita nyo naman sa system ninyo, na never naman kaming hindi nagbayad. At makikita nyo sa system ninyo na updated kami magbayad. At never pa kaming naputulan. So, bakit nyo kami pinutulan agad na hindi nyo naman kami man lang binigyan ng notice? Na hindi nyo man lang sinabi na, o ilang buwan na kayong hindi nakakabayad, sana magbayad na lang kayo sa bayad center or ganito para ma-update ninyo yung inyong account. Actually kasi hindi nga ho ako sanay magbayad sa mga online payments kasi wala naman ho kaming GCash, wala ho kaming credit card, or wala kaming anything na para sa magbayad sa online. Wala po akong idea dyan guys, sa totoo lang. Sanay akong magbayad sa Meralco, sa Water District, or sa PLDT. Lahat yan, sanay ako, pumipila ako para lang magbayad. Kasi nga, gusto ko pag nagbayad ako, yung resibo, hawak-hawak ko na agad. Kasi sa sa online, kung ikaw eh, ako mismo mag, online to online, sa akin mismo, magbibigyan na agad ako ng resibo. Kaso wala nga sa akin yung resibo, hindi ko kaagad siya nahingi. Yun po ang fault ko. Hindi ko agad na kumpleto yung resibo ko. But, ang problem is, porkit hindi ko ba naipakita yung resibo ko ng month of June, ay pinutulan nyo agad kami. Hindi nyo ba yan makikita sa system ninyo, PLDT? Dahil, hindi ko alam, no? So, nagtatanong lang ho ako sa iba dito kung ano ho ba ang naging problem ko, kung bakit hindi nakita ng PLDT na bayad naman ako, pero sasabihin nila, kulang ang bayad namin. Actually,
Yung unang binigay sa akin ng babae, ang babayaran ko pa daw is 4,000. 'Di ba? 4,000? Paano ko nasabing 4,000 na hindi ka bayad hanggang sa sinabi niya ito na lang daw ang babayaran namin. 1,736. So, nagulat din ako, no? Sabi ko, ma'am, paano nangyari yun? Updated kami. Sabi niya, i-ano nyo muna yung mga resibo ninyo, kompletuhin nyo, di ba? Paano kung wala ka ng resibo, pero alam mong bayad ka nga? Kaya guys, ang advice ko sa inyo, kung nagbabayad nga kayo through online payment, kailangan siguraduhin ninyo na nasa inyo ang resibo, i-compile ninyo, i-xerox ninyo, or nandyan nga lang yan sa cellphone nyo. Kasi yung sa babae, nakita ko yung resibo niya, nagbayad lang siya sa 7-Eleven. Pero yung kanyang resibo, dahil sa ang resibo ng 7-Eleven, nag-fade yan, di ba? Malabo na. So, mahirap, di ba? Makita kung anong date yan o ano. Kaya, ako, malinaw yung mga resibo ko dito, nandito, nakasave na yan sa cellphone ko, na pinadala ni brother-in-law. Malinaw yan. Kaya kailangan kong bumalik doon para malaman, para mapakita ko doon sa babae na bayad ako ng month of June pero hindi ninyo nakita sa system ninyo. Kaya masamang-masama ang loob ko sa PLDT dahil first time nangyari na pinutulan nyo kami. Sana nakita ninyo, kailan pa ba kami mayroong wifi since 2014? May wifi na kami. But now lang kami naputulan ng wifi. So, guys, hindi ko alam kung anong kailangan kong sabihin sa PLDT. Bakit ba sila nagkaganyan? Bakit hindi nila kami binigyan ng adjustment period? Or sana, bago kayo nagputol PLDT, sana nakita niyo yung difference namin na kung dati ay nagbabayad kami sa office ninyo, makikita nyo na yun sa system ninyo eh. Kung nakikita nyo na nagbabayad kami sa office ninyo, dahil nagkaroon tayo ng ECQ time nung March, sarado kayo eh. Actually, nagpunta kami pero sarado ang office ninyo. So, magbabayad kami through online. So, dapat, ang tinanong nyo muna ay yung mga GCash, PayMaya, Bayad Center, mga banks, BDO, China Bank, etc. or 7-Eleven. Dapat, nakipag-communicate muna kayo sa kanila na mag-remit kayo sa amin para malaman namin yung mga consumers na nagbayad sa amin. Para malaman namin kung bayad ba sila o hindi. Dapat ganun ang ginawa ninyo. Wala akong idea kung paano ninyo ang agreement ninyo, di ba? Naiisip ko lang kasi hindi ako makapaniwala na hindi kami bayad dahil ang work po namin is online. More on online ngayon, lalo na transaction online. Kailan online na through Wi-Fi. Kasi sa customs po, more on portal, payment po ng mga customs ngayon is more on portal na rin. So, ang aming work is more, kailangan namin ng Wi-Fi. So, imposibleng hindi kami magbayad. Paano kami makapagtrabaho kung wala kaming Wi-Fi? At sana ginaya nyo rin yung ginawa ng Meralco na nagkaroon ng payment na 6 months para at least mabayaran man lang namin yung aming mga unpaid bills dahil nasana naisip nyo na ang hirap po ng work ngayon. Lalo na yung ibang mga walang work, paano ho nila yan mababayaran? Sana binigyan nyo rin ho kami ng 6 months installment na bayaran namin yung mga unpaid bills namin sa inyo. Kasi makikita nyo naman sa system ninyo na never kaming hindi nagbayad, di ba? Kaya masamang-masama ang loob ko talaga sa inyo, PLDT, sa totoo lang dahil naintindihan ko dahil ECQ yung pagpila ko ng 5 hours and a half sa labas. Kahit natirik ang araw, kahit na may tent ho siya, mainit ho talaga. Ang electric pa nyo, iisa lang, pero para sa mga senior lang daw ho yun, pero okay lang. Kaya ko namang magtiis, but ang hindi ko matiis is yung nagputol ho kayo nang wala ho kayong paabiso, nang hindi man lang ho kayo nagbigay ng notice sa inyong mga consumers na sa ganitong buwan ay magpuputol na kami. Sana meron hong ganoon, no? Dahil hindi ho namin alam. Actually, nung maraming nagtaka, maraming nagtanong sa akin bakit
Yung iba nagtawagan na true calls, bakit hindi daw nila ako nakikita online? Dahil hindi sila sanay na hindi nila ako nakikita online sa Facebook, online sa YouTube, kung ano pa man yung online-online na yan. And yun nga, tumawag na sila sa akin, sabi ko wala kaming wifi. Then, after 2 days nga, nagpunta na ako sa inyo para magreklamo, diba? PLDT sana naman, wag naman ganun kasi katransaksyon ko is more on Messenger and yung iba nasa ibang bansa pa, no? Yung mga kumari ko dyan, yung mga kapitbahay ko dyan. Na parehas lang na PLDT, homebrew ang gamit nila. Sabi nila kami din walang wifi, kaya sinabihan ko sila na magreklamo kayo doon sa PLDT. Pumunta kayo doon, kaya lang ganito yung mararanasan nyo. Sobrang tagal. But, ang sinabi ko sa kanila ay ihanda ninyo yung resibo nyo since January up to present para may maipakita kayo, para masabi ninyo na updated kayo. Dahil pag wala kayo ipinakitang resibo, putol-putol talaga ang inyong wifi at hindi nila yan ikakabit. Kasi yung isang nakachat ko, sabi niya, sa Pay Express lang daw siya nagbayad nung isang araw. Pero wala daw silang wifi ngayon. So sabi ko, malawang hindi pa na i-remit ng Pay Express yung payment mo kay PLDT. Kaya pinutulan ka ni PLDT. Kasi sabi ni PLDT, ng guard, June pa raw sila start na nagputol si PLDT. So ayan guys, masyado nang mahaba itong aking vlog for today. Pero guys, kasi kailangan malaman ito ng ibang mga PLDT consumers or any kind of wifi. Kung makakaranas kayo ng pinutulan kayo, no? Huwag na huwag ho ninyong itatapon muna yung mga resibo ninyo. Ako kasi since last year nandito, 2019, may resibo pa ako. Kaya updated ako dito. Kaya imposibleng sinasabi ng customer care sa akin kahapon or customer service na kulang kami ng payments, di ba? Hindi ko alam kung ano bang nakikita nila doon. Bakit hindi nila nakikita yung payment ko since May up to present ng August 3. Pero nung nakita ko yung resibo, di ba? Yun lang ang hindi niya nakita. So, kung hindi ko pala maipapakita yung resibo ko nung July, anong mangyayari dun sa bayad ko na yun? Thank you lang. Ang hirap po kitain yun sa ngayon, sa panahon ngayon. Kung sobra-sobra lang ho ang pera ko, hindi na ako makikipag-argue eh. Pero sa hirap ng buhay ngayon, yung 1,700 something na to, malaking bagay ho na yan sa amin. Marami na hong mabibiling pagkain or, di ba? Marami na hong mabibili yan. Kaya sana PLDT, huwag nyo naman ho kaming pahirapan dahil pare-parehas din naman ho tayo eh. Kung yung ibang, kung ang Meralco nag-adjust, ganun din dapat kayo. Halos lahat naman ngayon na nakakaramdam po ng hirap at nakakaramdam ng shortcomings, no, dahil sa nararanasan nating pandemya ngayon, 'di ba? So sana PLDT, huwag niyo naman ho kaming putulan agad. Ang mga consumers, pag alam nila yung due date nila, gagawa ng paraan yan para magbayad, lalo na kung ang in-demand ngayon is yung online, na mas kailangan ngayon ng wifi kaysa sa kung ano pa man, di ba? Wala nga ho kaming landline dito, eh. Hindi ho kami nag-avail ng landline ninyo kasi meron naman kaming cellphone, eh. Bakit pa kami magla-landline? Hindi na ho uso ngayon ang landline dito. Walang masyadong nagla-landline dito sa Cavite. Maybe ang landline is mga offices lang. Pero sa bahay, wala ho eh. Hindi na ho namin inabel ang landline ninyo. Dahil may cellphone naman ho kami. So guys, nandito na po nagtatapos yung aking vlog for today. So kung nagustuhan po ninyo yung aking vlog for today, mag-like naman ho kayo and then mag-subscribe naman ho kayo. Then mag-comment down below na lang kayo para dun sa mga nakaranas na naputulan din po ng wifi, then ang suggestion ko lang ay dalihin ninyo lahat ang inyong mga resibo at huwag nyo ho yung itapon yung buong taon na yon, dahil kakailanganin nyo pa ho sila. Dahil once na hindi nyo sila maipakita at wala kayo maipakita sa kanila, dahil hindi ko alam kung bakit ganun sila. Na makikita naman nila sa system yung payment mo eh. Pero bakit
kailangan pang ipakita yung resibo, di ba? So, siguro ganun talaga kasi yun ang legality ba ang tawag doon. Na kailangan nyo ipakita yung resibo doon sa pinagbayarin ninyo. Tama lang naman yun. Pero, paano nga kung hindi nga maipakita? Ayun ang solution, ano, yun ang big question ko. Kaya, pinilit kong ipahanap yung isang payment ko dahil kapag hindi ko siya naipakita, malamang hindi sayang lang yun, 'di ba? So nanghinayang ako, eh, masyadong malaking halaga din yung 1,700 something sa panahon ngayon. Kaya guys, paulit-ulit lang ako, guys. So guys, ayan, dito na nagtatapos. Kaya yung mga nag-request diyan ng song, antayin nyo lang dahil papracticing ko ulit siya, guys. So thank you very much. Till next vlog.